Paano magbayad ng home credit gamit ang ating GCash? Ayan guys, ipapakita ko sa inyo kung paano natin babayaran ang ating home credit gamit ang ating GCash. So ayan guys, click lang natin yung pay bills and hahanapin natin ngayon yung loans. Then pag naklik na natin yung loans, hahanapin natin ngayon yung home credit. So ayan guys, browse lang natin. Hahanapin natin yung home credit. Ayan. So once na naklik nyo na po yung home credit, ilagay nyo lang po yung inyong contract number, mobile number, amount, and yung email address. Kasi kailangan po yan. So sa mga nagtatanong pala guys kung pwede yung G-credit ipambayad sa home credit, so hindi po siya pwede kasi wala pong option para sa G-credit. So ang nakalagay lang po doon is diretso sa balance nyo sa GCash. So and guys, kung may mga katanungan kayo, pwede naman kayo mag-comment dyan sa baba para magawa natin or masagot natin yung mga tanong niyo. So once po natapos na kayo mag-filled up, i-next na lang po natin. Hindi ko nasasagot yung mga tanong kung pwede ibang bayad sa home credit ang G-credit kasi wala akong sariling home credit. Pero ngayon, so meron na po akong home credit kaya alam ko na kung pwede ibang bayad ang G-credit or hindi. So ito pala si GCash guys, once na nagbayad kayo sa inyong home credit, meron po siyang service fee na 15 pesos. Kaya imbis na ang babayaran ko ay 6122, naging 6137. So ayun na guys, nag-confirm na rin si GCash and si home credit. Ayan. So, napakadali pong gamitin ng GCash sa pagbabayad ko. At saka pag nagkakaproblema naman, mabilis din po siyang masosolve kapag kinontak niyo po agad ang health center ng GCash. So ayun guys, nakapagbayad na ako. So ang gagawin ko ay isi-save ko yung details ni home credit para sa next time na magbabayad ako ay nakasave na siya. Hindi ko na kailangan mag-fill up. So yun lang guys. Kung may mga tanong kayo, comment lang. Huwag kalimutang mag-subscribe.